po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang manggagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Paduluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa kanya. Ako man ay pumunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos.
sa bundok ng Siyon. Itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Mahal na Nazareno. Mga kapatid, ang dakilang plano ng Diyos Ama sa ating lahat ay tayong lahat na kanyang pinakamamahal na anak ay mailigtas, no? Na sa huli ng ating buhay, tayo ay makapasok sa kaharian na hinanda sa atin
ng Amang sa langit. Upang maisakatuparan ang dakilang plano ng pangkaligtasan ng Diyos Ama sa ating lahat, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba si Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ng pagpakasakit, pagkamatay ni Jesus sa krus, ito'y tanda na mahal tayo ng Diyos Ama upang tayong lahat ng mga makasalanan ay makapasok sa kaharian na hinanda niya sa ating lahat. Kaya napakabuti ng Diyos, no? Hindi niya tinitingnan ang ating mga pagkakasala kung gaano man kalaki, karami. Ang Diyos Ama ay nananatiling tapat sa kanyang ipinangako sa atin na tayo ay kanyang iligtas. Katunayan nga po yan, no? Isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus, ang poong mahal na Nazareno, upang sapitin ang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus. Kaya nga po sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay pupunta sa bayan ng Jerusalem upang doon maisakatuparan ang plano ng pangkaligtasan ng Diyos. Doon sa Jerusalem, sasapitin ng ating Panginoon ang pagpapakahirap, pagpapako, at mamatay sa krus upang tayong lahat ay maging karapat dapat na makapasok sa kaharian ng ating Ama sa langit. No? At bago pa man pumunta sila sa Jerusalem, sila'y napadaan muna sa isang bayan ng Samaria, no? Na kung saan upang ang ating Panginoon at ang kasama ng kanyang mga alagad ay makapahinga, no? Dahil mahaba ang kanilang nilakbay. Pero hindi sila tinanggap doon ng mga Samaritano, no? Dahil ang mentality ng mga Samaritano, ito'y mga Hudyo, no? Kaya sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong alitan na ang mga Hudyo at mga Samaritano, hindi mo sila pwedeng pagsamahin, no? Kaya ganun na lang ang kanilang, o kaya ganun na lang po ang hindi nila pagtanggap sa ating Panginoon at kasama ng kanyang mga alagad. Kaya nga, galit na galit ang alagad na ni Jesus na si Santiago at si Juan, no? Dahil hindi sila tinanggap ng mga taong ito. Kaya nga sinabi ng mga alagad ni Jesus, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Pero ano ang tugon ng ating Panginoong Jesus, no? "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." Kaya po mga kapatid, makikita natin sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, no? Ang kanyang napakalawak na pagkaintindi sa lahat ng tao, no? Hindi niya pinipili kung sino ang kanyang ililigtas, no? Hindi lang yung mga Hudyo na mga piniling bayan ng Diyos, kundi lahat, no? Pati mga Samaritano, no? At yun naman po talaga ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, hindi lang sa isang lahi ng mga Hudyo, kundi sa ating lahat. Pero hindi ito naiintindihan ng ibang tao. Ganun pa man, ang Diyos ay nanatiling tapat, no?
nanatiling tapat sa pagmamahal sa ating lahat, no? Kaya nga sinapit niya ang pinakamasaklap, ang pagpapakasakit, pagpapako sa krus upang tayong lahat, no, na mga makasalanan ay makapasok sa kariyan ng ating Panginoon, no? Kaya po mga kapatid, sa buhay natin, ito'y ating ipasalamat sa Diyos, no? Kaya nga, buong kababaan tayong magpasalamat sa Diyos. Huwag maghinaan ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa kung tayo man ay nalukmok sa kasalanan. Palagi tayong bumangon, magbalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tayo sinukuan, no? Hindi niya tinitingnan ang ating pagkakasala. Tinitingnan ng Diyos tayong lahat na kanyang pinakamamahal na anak, no? Kaya tayo rin sana ay magsumikap na lumapit sa Diyos, na may kababaang loob at humingi ng kalakasan, biyaya upang mapaglabanan lahat ng mga tukso na ito'y hinahatak tayo palayo sa ating Ama, no? At huwag mawala ng pag-asa kung sa tingin mo, sa sarili mo, ay nalugmok ka na sa kasalanan. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na bumangon, mag-umpisa uli, lumapit sa Kanya. Upang sa huli ng ating buhay, tayo ay karapat-dapat sa kariyan na hinanda sa atin ng Diyos Ama. Muli po mga kapatid, humingi tayo ng biyaya, kalakasan na mula sa Diyos, na mapaglabanan natin lahat ng mga tukso, pagsubok, at lumapit uli tayo sa Diyos na may kababaang loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At sa huli, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon, no? Na ibinigay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay. Hindi niya tinitingnan ang kanyang pagka-Diyos. Bagkus, inalay pa rin niya ang kanyang buhay upang tayong lahat ay mailigtas. Kaya let us thank the Lord. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at walang hanggang awa na palagi niyang ipinamalas sa atin araw-araw. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo, naway bigyan ng Diyos ng katapatan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagmamakasarili. Manalangin tayo.
Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mamapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umagos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming mahihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang pakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makantamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladila nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nung noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal